na instead na ibili ng gadgets, ng cellphone, every single month, naglalaan na siya ng pera na bumili ng ginto. And one of the good investment and best investment po ngayon, according to her, is a gold investment. Videos that will make you wealthy and debt-free. Grabe naman itong kababayan nating OFW, nakapag-ipon, nakapag-invest dahil sa gold investment. Naku, sigurado kayo ma-encourage kayo sa Iponario story na ito. Kung gusto nyo malaman kung paano, you got to watch this video. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for subscribing in this channel. Ito yung channel ng mga Iponario at mga payaman. Marami na pong nagtatanong sa akin kung maganda ba ang investment sa gold. Kaya naman po, sa araw na ito, sasagutin na po natin ang katanungan sa pamagitan ng istorya ng isang kababayan nating OFW. Ito po yung storya ni Mon Cherry na shinare po sa Facebook last August po at nagkaroon po ng 3,500 shares. Grabe, nag-trending, nag-viral. At ito po ang kanyang gold investment journey. Ito yung sinabi niya, "Dear Mr. Chinkitan, I'm one of your avid followers and thank you for sharing your wisdom, for being an inspiration sa mga followers mo. Marami talagang na-enlighten sa mga ipon challenge. OFW po ako at gusto kong i-share ang aking ipon journey. I started investing in gold since 2017. Sinasama ko na sa pagbabudget ang pagbili ng gold. Kahit maliit man o malaki, I will make sure na may mabibili ako kahit anong gold items sa aking sweldo." So kung mapapansin nyo, mga friendship, ano pong diskarte ng kaibigan nating OFW? Saludo talaga ako. Ang mindset po niya na instead na ibili ng gadgets, ng cellphone, every single month, naglalaan na siya ng pera na bumili ng ginto. Itinuloy niya. Nang pandemic, biglang nagtaas po ang presyo ng gold, kaya naisip ko ng wise decision na bumili ng gold kesa ibili ko ng mga branded bags and gadgets. Kaya advice ko lang sa mga gustong mag-invest ng gold, mas maganda kung pre-love ang bibili nyo. O, dahil bukod sa mas mababa ang rate ng mga pre-love golds, wala rin tong fees and taxes. Nako, correct na correct ka dyan. Napakagaling mo naman talaga, friendship. Alam nyo ba, dito sa Pilipinas maganda rin ang pagbili ng mga ginto. Lalo sa mga pawn shop ng mga pre-love golds. No, marami dyan kasi syempre, binenta yan ng mababa at palugi. Kailangan talaga matyaga ka lang, maghanap ka at mag-ikot. Ha? Make sure sa legitimate buyer ka lang bibili, ha? Baka instead na ginto, tanso ang mabili mo. And then ito pa nga, nagbigay pa siya ng tip saan siya daw bumibili. Sa mga trusted pawn shop kayo bumili. Huwag kayong bibili sa jewelry store dahil mas mataas daw ang presyo. Pag bumili ako ng gold, it does not matter kung anong design. Kahit na medyo outdated na ang design, basta naka-sale, binibili ko. Huwag rin kayong mag-invest sa mga jewelries na may diamond dahil napakamahal ng diamond pero hindi siya good for investment. Dahil hindi mo mababenta or mapopoon na matataas ng presyo dahil palugi ka pa. Nako, ganun din pala. Thank you pala. At least, ha? Yan, thank you for sharing. Ha? Ayan, mas okay daw na bumili sa pawn shop dahil mas mura at iwasan muna daw ang diamond dahil mataas. At baka syempre, pag binenta mo siya ng lamo, baka mababa pa. Sa gold kasi, it's a commodity. Mas accepted. Again, according to her. Kaya kung meron kayong ibang opinion regarding diamonds and gold, paki-comment na lang sa comment section kung nag-agree pa kayo at i-share na rin yung inyong personal experience. At sinabi pa natin ng OFW na talagang gold, ha? Hindi digger, ha? Gold investor. And mostly, sinabi niya, spend most of your hard-earned money wisely. Hindi ka magsisisi or manghihinayang kapag gold ang binili mo. Lahat ng gold na nabili ko sobrang taas ng appraise at nag-increase na ang halaga. Di natutubuin sa pera mo sa bangko. Grabe, tama talaga, no? Grabe, grabe, grabe. Alam mo, tama kapag nag-i-invest tayo sa isang bagay na alam mo. Diba? I'm sure the reason why she invested because she understand gold. That's the reason why nag-i-increase ang pera and one of the good investment and best investment po ngayon, according to her, is a gold investment. Kaya napansin ko rin nung nagpunta po ako ng Binondo, grabe talaga, ang dami talagang tao doon na bumibili sa mga jewelry shop. Nagkukumpulan sila, talagang bumibili sila. Bumibili sila talaga ng gold for investment purposes. So let's do a recap. Why should you invest in gold? Number one, it increases in value. Number two, ang gandaan din, pag nagkaroon ka ng emergency, pwede mo siyang instant sanla, instant pera.
Number 3, low maintenance siya. Pabilis linisin. Number 4, tax-free. Number 5, hindi siya nawawala sa uso at trend. So, ang final question, maganda ba ang gold investment? Based on our, syempre, yung ating kababayan na OFW na iponaryo, eh talaga nag-appraise na. So, masabi nating yes. Again, hindi ito para sa lahat. So, I suggest na you should also make your own research. Mag-aral ka muna, magsaliksik muna, hindi porket kumita siya, kikita ka rin. Ang siguro, ang pinakamahalagang leksyon na nakuha po natin sa kanya is this. Nung kumikita po siya, hindi niya binibili ng gadgets, hindi niya binibili ng mga luxury items. Ang ginagawa niya, ini-invest niya. So, kahit saan ka mag-invest, as long as you know it will appreciate in value, doon ka dapat mag-invest. At maaari may nagsasabi sa'yo, "Say, Chinky, maganda lahat ang sinasabi niyo about investment, pero wala akong alam sa investment. Di ko alam saan ako mag-umpisa." Huwag na kayo mag-alala. We have already an online course na ginawa para sa mga taong gustong mag-invest. It's called Sana All May Investment. Oo. Matutunan nyo on how to invest in the stock market, in cryptocurrency, in real estate, in pag-ibig, MP2, at marami pang iba. So kung gusto nyo matuto, all you need to do is just click the link below or on top or just type the word Sana All. Sana All in the comment section. Kung nanood kayo sa Facebook, DM me and type the word called Sana All. Maraming salamat, Mon Cherry, for the iponaryo story, for sharing with us kung ano yung diskarte mo, kung paano mo napapalago ang iyong pera. Saludo talaga ako. Isa kang tunay na iponaryo. At kung may mga iponaryo stories din po kayo, please feel free to share your iponaryo story with us, no? And then comment below kung ano ang inyong iponaryo stories. Thank you very much for watching. If you like this video, give me a like and don't forget also to share. Tatandaan, ang pagyaman po ay napag-aaralan. This Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much. And I'll see you on our next video.